Hello guys, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So yun, kumusta kayong lahat? Maraming salamat at sa mga nadadagdag ng mga subscribers and mga viewers. So pasensya na kayo at medyo hapon na. It's 4 PM in the afternoon, so nakakaramdam na sila ng gutom, kaya nag-iingay. So pasensya na kayo sa konting background music natin na pag-iingay ng ating mga alagang baboy. So for today's video, pag-usapan natin ano-ano nga ba ang mga pagkain or dahon or damo na pwede natin ipakain sa ating mga alagang rabbit. Hapon na. So ayan, nilagyan natin siya ng 100 grams pabus na rin at tubig. Ayan, so may mga dahon or damo pa tayong inilagay. Sobrang init. Ayan, mapapansin nyo, mainit. So tubig lang yung iniintindi nila. So kaya kailangan natin ng pag ganitong mainit, malinsangan, kailangan natin na laging bagong tubig, malamig yung tubig para ginaganahan silang uminom. So I highly suggest na once na pag mainit, ilalagay natin na tubig is yung walang halong ibang lasa. So pure na tubig lang para ganahan silang uminom. So pag marami silang ininom, iwas dehydration, tapos iwas heat stroke. Yan. So prone din ang ating mga alagang rabbit sa heat stroke once na mainit. Ayan. So ano nga ba yung mga damo na kailangan na pagkain ng nating mga rabbit? Usually sinasuggest ng ibang mga rabbitero is siguro mga more than 10 lang yung mga kilala natin, tulad ng malunggay, napier grass, ayun, kung ano-ano pa. So kung gusto nyo ng talagang pinaka the best na pagkain ng rabbit, kung may alaga kayong kambing, dagdag idea lang. So bago ko sabihin yung mga usual na binibigay kong damo, kung may alaga kayong kambing, ayun, lahat ng kinakain ng kambing na damo pwede sa ating rabbit. Lahat ng nakakabuting damo na kinakain, dahon na kinakain ng ating mga kambing o ng mga kambing is maganda rin sa ating rabbit. Yan. So ano-ano nga ba yung pinapakain kong dahon at damo? So usually ang lagi kong binibigay sa kanila is yung dahon ng saging. So alam naman ng lahat yan. Ito, napier grass. Malunggay, once in a month nagpapakain tayo ng malunggay. Dahon ng kawayan, nandito sa akin is madre de agua. Yan yung mga malalakas yung protina. Kangkong, pero hindi madalas. And talbos ng kamote. So tsaka yung dahon pa ng hindi ko alam yung tawag, pero para siyang mulberry, yung dahon ng mulberry. Tapos yun, yung mulberry leaves, dahon ng langka, dahon ng mangga. Ayan, yung dahon ng langka, tapos dahon ng kaimito,
I suggest bihira lang din kayo magpakain nun kasi once lang na ano na nakikita natin na lumalambot yung dumi, pwede kayo magbigay nun yung langka and kaimito. Yan. So, oregano. Tapos, dahon ng tanlad. Paragis. Pansitan. Ayan. So, pag nakikita nyo yung nananamlay at may kakaibang ano, kinikilos ang ating mga rabbit, pwede kayo magpakain ng paragis. Ayan. So, para iwas na rin sa pagbo-bloat. Ayan. Ano pa? Tinatawag na carabao grass. Ayan. So, napakadami. Dito kung ililibot ko kayo, dito pa lang sa paligid namin. Ayan. So, sobrang dami dito na mga dahon ng kahoy, damo, ayan. So, mangga at dahon ng santol. So, marami, sobrang dami. So, kung nasa probinsya ka at malapit ka sa bukid, ayun, napakadami ng pwedeng ipakain sa mga rabbit. Ayan. So, tatandaan lang natin yung napaka-importanteng ginagawa. Ayan. Pagkukuha tayo ng damo, dahon na ipapakain natin sa ating mga rabbit, huwag kakalimutan na hugasan. Tapos patuyuin. Air dry lang. Maximum of 24 hours. Yan. Yan. 4 hours to 24 hours. Yan. Kung tulad ng ginagawa ko, pag paubos na, kukuha ulit ako ng panibago para na-air dry na siya. So, ayoko na gano'n. Hindi ako magsasuggest na stock. Kasi dito sa akin, napakarami. Pero, yung stocks kasi, ito, pag inabot to ng 2 araw, titirhan na to ng maraming langgam. Ayan. At kung ano nung insekto. So, dito sa akin, ang ginagawa ko, yung kinuha ko ngayon, kinabukasan, dapat naubos na. Yan yung pinaka-advice. So, ito rin yung mga gumagapang. Gustong-gusto nila to. Ayan. Yung malunggay, isama yung tangkay, tapos yung katawan ng malunggay. At napakagandang pang ano yun, pang tasa ng kanilang mga ipin. Tapos, yung ganito, yung sa napier, isinasama ko to, yung may matigas na parte. Isa rin yun para yung alaga natin, yung ngipin na humahaba, natatasa. Ayan. So, ayan, napakarami. So, ang mga binanggit ko is common na pinapakain din ng ibang rabitero. So, yung mga basic na mga malalaking farm na rabbit farm, mga pinapakain nila is yung mani-mani, madre de agua, kangkong, malunggay. Pero actually halos ng damo o dayami, hay kinakain ng ating rabbit. So kailangan alam lang natin dapat kung ano yung masama sa kanila pag nasobrahan, ano yung mga damo na pwedeng makapag-bloat. Ayan. So, kung hindi tayo knowledgeable, dun lang tayo sa mga basic or kilala na ng mga
kinakain ng rabbit. So, kung gusto niyo naman sigurado na hindi mapapano yung rabbit nyo, sundan nyo yung kambing, kung ano yung kinakain ng kambing, yun yung ibigay nyo sa kanila. So, yun lang. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood. Sana nakapagbahagi ako ng konting karunungan sa inyo. So, kung may mga reaction, may mga katanungan, at may mga suggestion, please leave your comment down below. Huwag kakalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para bilis kayo sa ating mga gagawing video. Kung gusto nyo akong supportan, please share this to your social media. Malaking tulong po yun. So, hanggang dito na lang. This is Edgar. Long live peace!